sa mga ganung moments. Sobrang dali din na anti-marksman hero nito. Philippines, yun na yung Esmeralda. They know that this could be their answer. At nakuha nila lahat ng comfort picks nila. And Lolita. I wonder if sino gagamit ng Lolita. Oh, Lolita for Villaluna. Imam stays as the savior. Oh, pwede. Then Rosario, jungler back siya. And then Soto sticks with Esmeralda. Although for this kind of lineup, Team Philippines nag-Lolita din si Villaluna the other day. Yeah. It makes perfect sense. Kasi ang nababasa ko dito draft, correct me if I'm wrong, Wolf, this is a poking draft eh. For the side of Indonesia, na meron kayong pang zone out, nandiyan yung Popol and Kupa. If ever man lumalim dito yung Akai, pwede sumanib sa kanya yung Angela or the possible jungler na kukunin ng side ng Indonesia. So, with the poke matchup, pwedeng ano na lang, Guardians Bulwark, gagana na lang siya sa harapan. Baka nga mangyari dito for Dalilia, mahirapan siyang mag-burst ng kanya mga soul blooms kasi... Uy! Na lang dito. But interestingly enough, na-open ang Masha until the very end for Indonesia. Looking at the draft, ano yung pinaka-masasabi natin dito sa naging nailatag ng Indonesia? Maganda yung last pick ng Indonesia, to be honest. Ito, Masha, it's great versus Xavier. In a way, maganda rin siya sa 1-1. Kaya niyang i-kite, kaya niyang ikutan, at eventually, kaya nila mag-force out. However, when it comes to the whole composition, mas buo yung lineup dito ng Team Philippines. Maganda yung front nila with Baksha as well as this Lolita. Tapos may Esmeralda for the backlines. Kaya nilang pigilan yung pagtakbo nitong si Masha. So, sabihin na natin yung Masha, nasasagot niya yung ibang mga issues ng Team Philippines. Pero meron pwedeng sagot din yung Philippines because of that. Siguro, ang problema dito sa Indonesia is wala silang late game na presence unless magandahan nila yung teamfights nila. But in the early to the mid game, ang lakas nila yung composition. Mm-hmm. And Albert, adjusting to the need of his team. Yung Akai, yun na yung naging jungler niya, and it looks to me like ready ang Indonesia na harapin yung Pilipinas sa laro nila. Naka-ready ang Indonesia at naka-ready din ang Pilipinas sa ating naging drafting phase for this Grand Finals. Dito natin makikita na ang Indonesia mag-adjust naman ngayon sa kilalang laro ng ating mga representatives for this SEA Games. Ang ganda na naging draft. Makita tayo ng bugbugan agad in terms of the early game dahil grabe yung crowd control even for the Akai and Baksha. These are heroes na mambubrusko ko agad. Angela though for Indonesia. Ang taas kasi ng winning percentage for me. This is different, yes, compared to ranked games. Pero pag nagkaroon ka kasi ng Angela, lalo na sa mga masisikip na lugar, tapos grabe yung sustain ng jungler mo, para mahirap para doon sa kalaban nila na team. Yeah. Ito ang intense, no? Parang, yun nakita natin yung draft, never mo ito maiisip na magkakasama ng, literally magkakasama. At least yung sa side ng Indonesia. Sobrang yata yung kanilang reaction. Pero alam natin na napag-isipan nila din maigi. Parang, let's just say na magulo siya in a way dahil unorthodox. Bigla ka may Masha sa XP lane, tapos Akai the jungle. Backed up with Popol and Kupa dun sa may gold lane. However, nagmi-mix it siya, syempre. Pero parang mapapaisip kayo, can this actually end the game? Kasi kung ikukumpara natin dun sa 1-1, tas may Xavier back siya, as well as Lolita Esme, yung Team Philippines, parang yung ease of execution na nasa kanila eh. Nasa side nila. Parang gagawin na lang nila yung system na binild nila. Para dito sa Indonesia, parang sinasabi mo dito, Wolf, since nag-react sila sa playstyle ng Team Philippines or yung usual na mga heroes ng Team Philippines, pwedeng yun yung maging reason kung bakit hindi nila magawa yung usual nila na playstyle. So, grabe no, yung parang draft pala natin first game, nakakatuyo na agad ng brain cells for our coaches. And interestingly enough, nakuha at lumabas yung mga heroes na hindi natin ina-expect that because these are heroes that were mostly banned nung ating group stage, yung Masha. Halos hindi na nga natin na nakita na na-open even for Akai na napapriority pick. And ganun kabigat yung masasetup mo na tempo since this is game number one. Alam mo, ano din yan eh, parang answer din yan, possibly parang sa Lolita, if ever makita nga nagunumin ng blast, pwede nga habulan, pwede nga gamitin ng ultimate, and that will ultimately stop kung ano man yung ginagawa ng Lolita. The only thing na napapansin ko dito for the side of Indonesia is kailangan bantayan ng Pilipinas yung pagtapak nila lahat sa level 4.
I really think that sobrang formidable ng lineup dito ng Indonesia kapag nakuha na nila yung ultimates nila. Yeah. And yun yung kailangan iwasan ng Philippines. Possibly take a pick off, possibly avoid the fights all in all kapag nakuha ng level 4 nila. Basta kapag nag-layer yung team fight at lahat ng members ng side netong Indonesia ay may ultimate at the early stage of the game, parang kung hindi ka prepared doon sa pagiging aggressive nila, there's a chance na baka mahatak ka or matulak ka. Diba? So parang ang daming ways sila para execute. And tingin ko yung key piece nila dito or yung center piece ng lahat ng to is going to be the Akai. So might as well just try and mahirap gawin to, ah, pero just try and shut down yung Akai as early as possible. I know it's a hard thing to do, pero if ever magagawa nila yon, then the Philippines, they will have the ease of comfort kasi sinasabi dito ni Wolf. Yeah. Kumbaga parang kailangan gawin dito ng Team Philippines is kapag naramdaman na nila na iikot yung Akai, dapat prepared na sila doon. Kumbaga kailangan i-expect na nila, tama eh, pag nag-level 4, ginawa sa kanila yun na Malaysia noong isang araw, noong Atlas yung jungler. Pagka level 4 agad noong jungler, or pagka level 4 agad noong Atlas, automatic gumawa agad ng play. So, yun yung pwede nga na pag-aralan na din ng Philippines dahil possible yun ang mangyari sa ating laban. But for this match, kumbaga, kung magkamali ka agad, umpisa pa lang, parang mahirap na agad because these are players and these are the teams na magaling talaga mag-punish ng errors ng kanilang katapat na team. And yung matchup na to, very intense, R7 versus Soto. Makikita natin dito yung veterans ni R7 at kung paano naman kagutom si Soto in winning this fight as we will start our game number one. Sans ang gagamit ng Lilia. So, Sans, by the way, Lilia din yung ginamit niya na isang araw. We're in siya yung MVP dun sa laban na yon. And for Belialuna, ginamit niya rin yung Lolita ng isang araw kung saan yung mga Numinum Blast niya ay talaga sa harap ng mga kanilang kalaban na team pero hindi nakakancel. At kung papasin mo, itong dalawang junglers ang kailangan natin bantayan on how efficient yung pag-farm nila dito. Kung titignan mo si Wise, si Del Rosario, kung saan siya pumunta, doon agad sa opposite side. Kukuhaan niya ng research dito yung Akai. Hindi pwedeng maunahan siya. Kaya ang gagawin niya, gagamitin niya yung mobility niya at yung bilis niya mag-clear para kahit papano ay pwede niyang tanggalan ng onti pang gold dito si Albert. Yep. So parang nagkakaroon ng ceiling gold. Nagkakaroon ng ceiling gold dito si Albert para hindi agad maging ganon kabilis yung pwede na rotation. Pero fast play for Albert, by the way. Mas nauna siya nag-level 4 dito as compared to Del Rosario. And I believe ito yung mga moments wherein masasabi natin na talagang pinag-aralan ng Indonesia yung initial na rotation ng Team Philippines. And things are getting intense para sa ating mga players, even sa mga viewers ngayon. So, i-ready nyo na muna lahat na mga pwede nyong hawakan ngayon. Mga pagkain na pwede, mga chicha, lahat na, kuhanin nyo na. Alam mo, ito nga yung masaya dito eh. Kumbaga, kakagising mo pa lang, nag-aalmusal ka pa lang, automatic intense na. Parang pakakamdam ko ever since na nalaman natin yung Philippines na papasok sa gold medal match. Parang pagmulat pa lang ng mata mo kanina, alam mong intense na yung araw mo eh. Imagine mo yung draft pa lang, sobrang intense na. Tagal nilang bumili, tapos parang di mo alam kung ano yung expect mo. Nagkaubusan ng hero so for specific na players. And then ngayon nakita natin, even din, hindi nagkaroon ng invasion, parang iwasan at pabilisan, paunahan sa mga spot. Ang alamang lang yata ni Albert is meron siyang crab, meron siyang river crab kasi tinulungan siya ni R7. Kumbaga parang yung nangyayari ngayon, even yung mga short pauses natin for this game, pwede nga nararamdaman ng mga players na Grand Finals na. So, grabe, kung tingnan natin yung journey, grabe yung emosyon nila, even for our delegates, even for the Indonesian delegates as well. So, kayo ba, kunwari, pag masabihin natin kung kayo nasa pro players' shoes, kapatas naalala nyo na, ay, Grand Finals nga pala namin ngayon. Kunwari, ano magiging ritual mo? Isisiksman ko si Manjit. Isisiksman ko si Manjit. Grabe yung ritual mo, no? Automatic pag Grand Final, 6-1 si Manjit. So, paano si 8G? Ano lang, hindi ko alam, hindi pa rin ako. Hindi ko pa rin feeling. Pero kung siguro,
siguro as much as possible tatanggalin ko lahat ng mga bit-bit na problema sa ganyan. Kunwari, kakalimutan mo talaga lahat, iwan mo lahat ng problema mo, focus ka lang sa isang bagay at yun yung grand finals para hindi ka kabahan or wala kang extra na iniisip. Basta iwan lahat. Alam mo, may tinatawag kasi na zone eh. Naniniwala ko kay Wolf into the zone. Yung may zone na tinatawag. Na ang sabi sa isang anime na napanood ko. Sabi sa isang anime na napanood ko. Na-reach daw yung zone na yun. Kapag katinapon mo daw yung mga earthly things mo, mga problema, tapos kung focus ka lang dun talaga sa game, dun mo daw na-achieve yung zone. Parang magkakaroon ka ng Nen aura. Oo, tama yan. Anime din yan. Anime din yan. At least may dugtong ko sa reference mo. Diba? Ikaw naman. Ako kasi, sa panahon ngayon, ang magiging pre-ritual ko, most probably is yung kanta ni Sleeze. Syempre. Si Idol Sleeze. Sleeze. More power sa'yo, Idol. More songs, Idol. Madami po kayo na-inspire na mga... Actually, pwede mong gawing pang ano yun eh. Pang shot call. Si Idol J. Lord. Idol J. Lord. Kamusta ka naman? Shout out po sa inyo. And si Ma'am Shush. Alam mo si Ma'am Shush, nakikita ko sa mga pag-player cam in-game, ang fresh. Ang fresh niya. Wait lang. Meron lang gustong sabihin palagi. Napapansin ko sa squad, lalo na pag nagli-lead nga itong si Villaluna, si Madam Venus. Yung mga kakampi niya, laging masaya, laging makulit, gano'n, nangungulit na masaya, nangiti. Basta siya yung laging focus lang. So, grabe, madam na madam eh, no? Pag ganito na yung bakbakan. Parang yung mindset niya, wag mo na kayo magsaya. Meron pa tayong laban for the gold. Parang gano'n yung... Ito si Del Rosario, medyo focus din muna siya. Iniisip niya na yan. Feeling ko, may part na nagpo-focus siya. May part din iniisip niya na yung mga bibili niya. Kahit hindi niya kailangan. Na magpapasaya sa kanya kahit hindi niya kailangan. Oo nga, I'll never forget yung linya na yun. Parang yun din niya naging mantra ko ng time na yun eh. Gusto ko din maging ganon anytime or soon. Ganon si Butters eh. Thank you. Season 6 pala, ganon na si Butters. Ano ka pa naman? Yung kaya mo bumili ng mga bagay na hindi mo kailangan pero makakapagpasaya sa'yo. Nakita mo ba yung drip mo ngayon? Yung tunelas mo? Lahat ata ng pera lang sa Palawan, kinuha mo eh. ilan ba? One, two. Ito na naman tayo sa... Parang alamin na natin mga talk show. Meron late night. Early morning. The morning show. The morning show. Magandang umaga, Pilipinas. Guys, ano namang ano namang say nyo? Sunshine. At sobrang... Ito ha, 3 days na tayong early bird. Hindi ko na alam. 3 days na tayong early bird. Nakalimutan ko na ang konsepto ng tulog. Nakalimutan ko na yung konsepto ng pagpupuyat. Sabi nga nila, hindi ka magpupuyat kung hindi ka naman natulog. Nakalimutan ko na nga yung tunog ng alarm. Sabi ko, ba't ka mag-a-alarm? Gising naman na talaga ako. Tama. Diba? Bago pa tumunog yung alarm, naka-ready na ako. Ganon kaganda ang nangyari sa ating body clock. Tama. Nagbago ang aking konsepto sa pagpupuyat. Parang rock and roll. Pagmulat ng mata, hindi pa pala. Natutulog pa. Kung hindi nyo lang alam mga kaibigan, naparami na namin picture na nahuhuli ang mga caster. Natulog. Oo, ganun talaga eh. I mean,
I mean, sa panahon ngayon, kukunin mo na lang lahat ng tulog na pwede mo kunin. Kahit saan na. Kay Mother's Day, may compilation ako eh. Huh? Madami lahat ng mga pastors. Sige, ilabas mo yan. Pwede ako maglalabas kasi alam ko meron ka din bala. May bala, may bala. Binabati ko pala si, ano, si Idol Barlo. Kasama nito yung si Z. Ayan. Sige, ano Barlo? Ayan. Shoutout din pala sa mga nanonood na, ano dyan, na MPLPH casters. Sila Leo, sila Mara. Sila Renmar. Sila Renmar, sila Santi. Na si Ace Player. Si Ace Player. Meron siyang, si Santi, ano? Tumigil siya dun sa motor niya. Para manood. Para manood. Tapos, park daw muna. Ang malapit dun, documented. May picture. Mm. Ano kaya isang cellphone na ginamit niya? So, no? Ibig sabihin, dun natin, napatunayan, dun natin napatunayan na dalawa ang cellphone ni Santi. Dalawa ang cellphone ni Santi. Wow, yeah. Dahil dyan, pwede nating tawagin si Santi na Paldo Caster. Paldo, imagine mo, meron siyang bagong motor, may dalawang bagong sapatos. Kasi nga, sinimulan ko to. Paldo, naniniwala. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Iba, iba. Iba. Pero gusto ko lang din pala sabihin na belated happy birthday kay Ocha Jewel at kay Renmar. Hindi ako naka... Kung ano na lang. Wala naalala. Mamalik tayo kay Sorn. Belated happy birthday nga din mo pala kay Sorn. Belated happy birthday. At may watch party ng mga nagaganap ngayon sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Dito sa... Well, actually, sa Indonesia meron din. Nasa Vietnam tayo eh. Vietnam... Ano to? Vietnam Eastwood. Vietnam Street Eastwood. Vietnam Street Eastwood Avenue. Pero alam nyo, ito lang naman yan eh. Sa lahat na nanonood ng mga watch parties dyan para sumuporta sa Pilipinas, eh, kapit lang tayo ng onte. We are making sure na players will play at the highest potential na meron sila. At fair play dapat. Wala dapat nagkakaroon ng problema. Kaya tayo nagkakaroon ng technical pauses. Kasi ayaw din naman natin na, alam mo yon, may sisira ng saya or yung ganda ng laro. Parang napansin ko may parang pinipirmahan pa yung mga players kanina, natin. No? Ano kaya yun? Waiver. Baka checklist yun na okay po ba yung lamig ng aircon? Nagana po ba yung charger? Documentado. Para if ever, pagdating sa dulo, walang magiging reason for nakasigat pa ganyan. Blah, blah, blah. Alam mo ba, meron pang ano dito, ano may bagong may system dito silang ginagawa. Na per ano, best of five, merong five, merong normal poses na walang nangyayari sa G-Fight. At merong tinatawag na clash pose. Ano yung clash pose? Yun yung mga pose na gagamitin mo para makapag-pose ka kapag nagka-clash. Kaya nga clash pose eh. So kapag may teamfight na nagaganap, pagkapag wala ka na ng clash pose na yon, hindi mo na siya pwedeng i-call. At binibilang yun ng marshal na nasa likod. And for a best of five, meron silang five clash poses. So five per times team. Per team. So five lang ang pwedeng mangganap dito sa buong best of five na to. And this has been going on ever since no day number one for day number 13 na natin. Kung mai-utilize pa natin yon. And basically, parang ano yun eh. At times, kapag nagkakaroon ng problema, just call the timeout. Parang ganun. Teka lang po, teka lang po. Parang pag-aramdam mo na lahat ng emosyon. No? Pero speaking of emosyon, pinusuan din po natin yung ating predictions for today. For sure, lahat din naman talaga ay nakapuso sa perlas ng silanganan. Team Philippines for us three for this matchup. Kumbaga, parang grabe naman yun kapag parang graphics na lang yung magkakamali kung ibang flag yung lumabas dyan sa part na yan. And going back dun sa mga poses natin, by the way, even for MPL, parang nakakategorize din yung mga poses. Ang difference lang is walang count per game. Ayun. Naalala ko tuloy bigla si Scrabby. Nakita niyo ba yung post ng MPL na si Scrabby Cheeks Band from Singapore kung yung nagkamali? Yes. Prediction? Sa prediction, siya lang yung natatangi na hindi niya binoto yung sarili niyang bansa. Pero, napredict niya na third place. Yung Singapore. Kung sakaling Singapore man siya, actually hindi ko maalala kung literal na Singapore. But I believe kasi apat lang naman yung region na may MPL eh, which is Singapore the last one. So, interesting kasi mukhang siya itatama sa prediction kasi third place nga talaga yung Singapore ngayon. Sino yung first niya? Si Philippines. Tapos yung second niya? Indonesia. Lista muna! Scrabby Cheeks lang malakas. Dahil dyan, si Scrabby Cheeks, papa ang problem natin yung kanyang papeles para bigyan ng...
honorary citizen. Ayan. Approved by. Tama, approved. At ito na naman tayo, siya rin ka pala sa HGP. Namimigay na naman tayo ng citizenship kung kani-kanino. Oo. Pero isipin mo, ganun din kagrabe yung tiwala niya sa Philippines. At alam niya din kung anong kaya ng team niya. So, sa lahat ng prediction, yun yung naisusulat talaga. Yeah. Tsaka yung sa'yo din, o. Oh. Oh, diba? Pero nagkamali ako dun sa third place. Sa third place. Kasi ang nilay ko third place is Malaysia. Malaysia. Pero yun, dun ako. Basically, ganun naman talaga kasi. Kung baga, if you look at Singapore's performance dun sa mga past tournaments natin, you would know na talagang parang Malaysia ang isa sa mga frontrunner talaga for a podium finish. Pero ang nangyari nga, ginulat tayo na parang birthday party ng Singapore. Oo. Oh. At ibang klase din, no? Kasi parang nakita ko pinost siya recently ni Seoul sa kanyang Facebook page. At kung isipin mo, parang sobrang tagal na hindi nagkakaroon ng proof na si Seoul as a veteran, di ba? Na parang, parang wala pa siyang nakikip ngayon, and that bronze medal means so much. Kasi parang sobrang tagal na niya sa XNA. I think mula season 1 yata ng MPN, nandun na si Seoul eh. I think much better than the Rolex. Oo, meron. Oo. 700K pesos. Oh, 700K pesos lang naman. Oo, grabe, diba? Pero, and yung kanila... Parang yung suit lang ni Butters. Oo nga, dalawa pa. 300, dalawang layer. Dalawang layer. Apat ka lang yung elbow. Kaya po mahaba, kaya po laging nakasuit din. Kasi ba, mali mo, hold up yung bigla si Butters. Tapos sa'yo na po parin dito. Nakita mo ba yung kibit? Ay, patingin nga. Gold-plated. Davy, sorry ah. Grabe, glute. Glut. Na typo. Typo in person. Typo na mga loads. Ito na mga loads. Ay! Sorry, P. Sorry, P. Opi po. Okay, P. Okay, P. Tsaka yung favorite ko ganyan yung Sabaok. Sabaok. Sasabi ko na lang sa dalawang katabi ko na kasi ngayon, Sabaok. Sa akin nga, silver to, tapos ito gold. Sabaok. Give me sorry, bro. Hindi ko na alam, Kuya Wolf and Kuya Butters. Anong feeling, Kuya Butters, magsuot ng isang Rolex? Isang 100,000? Keep Rolex. At totoo, naka-Rolex na sa Vietnam. Ay, oo. Hindi nila lang mag-talk sa isang caster na ang kanyang belt ay mas mahal pa, ay parang pang-down na ng isang sasakyan. Hindi na lang mag-talk. Hanapin niyo na lang kung sino yan. Basta nasa Vietnam siya ngayon. Nasa Vietnam siya ngayon. Mamili na lang po kayo kung sino yung mga nasa Vietnam. Pero feeling ko may idea. At yung flight niya, parang tinatos, pinos pa niya na, aabot pa siya sa Game 3. Actually, private plane yun. Naka-private plane. Naka-private plane pala. So, Paldo. Tsaka parang, din siya eh, may multiverse din siya. Minsan, nasa part siya ng RSG. Tama. Meron din yung ibang player na basta, makilala niyo na kung sino. Pero pwede na natin silang bigyan ng time kumbaga na hanapin kung sino ba yun. Pwede nyo na i-comment kung sino yung hula nyo. And speaking of mag-comment, syempre i-comment nyo na din yung pinaka nararamdaman nyo ngayon sa laban natin. Magkaya magkailangan defense mechanism namin to sa aming kaba. Yung mga pagdodok-dok. Alam mo, napatunayan ko na to all this time na ang pinakamagandang panlaban sa kaba ay tawa. Tama. At tawa. At kapag ka... Kumuli ako na ganyan. Oo nga. Actually, hindi ko nga alam. Kasi, sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit nasa akin to. Yung pentel pen. Hindi ko alam kung bakit meron ito dito. Wala naman akong papel. Quick trivia. Sa kanila yung papel. Magulat tayo, sulatan mo pang table. Quick trivia. Si Yumi, habang panaga-analysis siya, yan yung gamit niya. Alam mo ba kahapon, sinasabi ko pa sa kanya? Sabi ko pa dun sa kabila, si pag naman ni Omi nag-notes, grabe mag-analyst. Tapos nakita ko, nakalagay, nakagraffiti. Tsaka madami. Artistic siya na tao. Si Omi pala yung tipong tao na kunwari naikinig sa teacher, para seryoso pa nakatingin na gano'n. Kasi pala, purong permela yun. Purong drawing. Signature. Ay, hindi ko kasi nakabutan yung may nag-notes. Puro PowerPoint presentation na lang yun sa akin. Kasi medyo bata pa ako. Ay, bata pa ako ngayon eh. Grabe, sobrang defensive. Actually, sa school namin ngayon, G-Drive. G-Drive, pare. G-Drive, pare. Ay, uploaded sa G-Drive. Pero gaya ko na naman, Sen, sakto pala yung kay Wanwan sa Meta. Western, ayan. Binaligtas. Ayan, pwede na tayo mag-relax. Guys, balik tayo sa mga tamang pwesto natin.
Ay, binabati ko pala si Bossoy T na nanonood ngayon. Oh, nanonood sila si lahat Bossoy ngayon. T. Ang dami. Ayan, shout out po. Wait lang, guys, ha. Hinga muna tayong lahat ng malalim. 1, 2, 3. Ay, hindi. Para kumalma. Ano? Para kumalma ang sambayan ng Pilipino. Sabayan niyo po kami ngayon. Mag-i-inhale at mag-i-exhale okay. Tayo. 1, 2, 3. Inhale. Exhale. Okay, guys. Nawala na ang kaba. Pasok na tayo ulit. Good luck sa mga hindi pa nakapag-toothbrush. Si Eson Esports nanonood. Ayan, shoutout Eson. Ito talaga real palto. Pero mabalik, ito na tayo sa ating game number one again. We are back into the land of Dawn. So, rotation ngayon for the side of Team Philippines. Pero nandun yung Dawning Light for the paycheck. Although, Ben, may pwede na mag-flicker out doon. And I believe na nakaltukan ni Villaluna on that Luminum Blast. First blood will go to the side of Philippines. Mm-hmm. At yun si Albert, oh, nagtapat na. Dahil ako sa Akyo and Albert, nagkatitigan ng onte. Tapos umalis lang doon sa past ng isa't isa. I wonder, hindi kasi tinakita ko paano sila pumesto doon sa turtle. Pero since like Philippines, nakasecure sila nung mismong turtle at malaking advantage of the early stages. At mauuna siya din mag-level 6. Level 5 pa lang ngayon si Albert. Di pa natin nakikita yung big team fights from Indonesia, but Philippines is leading. Like we said, ease of execution nasa side niya, nasa composition niya ng Philippines. Oh, kung baga gagawin na lang nila yung nakasanayan nila na gawin. Mm-hmm. And maganda dito, by the way, kasi si Ben, yung kanyang mga skills dito is more on linear. So pwede lang sa naging dito ng bulwark courage shield ni Villaluna. So yung slow hindi magiging ganun ka-effective for them dito sa may bottom lane. And I really like the rotation of Team Philippines dahil hindi din sila nag-overly commit kapag parang wala namang pwedeng dive na wag na lang. Rather, they will just continue on taking objectives sa kanilang mga farm. So, hindi pa. Kalmado pa ang mga players natin ngayon. So, mukhang after nung turtle, or we don't know yet kung nangyari din siya before the turtle fight, mukhang dual lane ang naging decision dito ng Indonesia. At sinagot din siya kahit papaano nitong Philippines. Kasi naman, yung 1-1, medyo kailangan mo siyang batayan sa una. Especially against sa populate group na malakas mag-lane tapos malakas mag-push. Ngayon, finasir na nila yung bottom lane kasi may laban na sa turtle. Mm-hmm. At nakikita mo naman dito yung Indonesia. Nagkakaroon sila ng... problema into taking the objectives. Parang mas ready sa ganitong klaseng playstyle si Del Rosario habang si Albert naman nangangapa kung saan ba talaga dapat siya at certain moments of the game. O kumbaga parang hindi pa niya nakukuha yung tempo niya talaga kasi nasanay siya sa mga mabilis na mga heroes like yung Fanny, yung Ling. So Philippines ngayon, they are setting up the tempo. Mas mabilis din sila nakakapunta doon sa mga objectives just like that. Even for Villaluna, alam niya kung saan pwede magbato ng mga skills si Sans and Vin and Del Rosario. Nakukuha niya pa. Nakupo si Albert. Oo. Albert. Parang hindi magkakatotoo yung I'm not fat, just chubby. Dito for Albert dahil chubby medyo taggutom in terms of the jungling. For the jungler of Indonesia and right now Team Philippines, hindi din sila naaabutan ng kanilang kalaban. Mm-hmm. You know what? 1-0 pa lang yung kills natin, pero lang na ng 1,000. Si R7 hindi na nakakalabas. Oh. May tanod, may checkpoint, may curfew, lahat na. Nandun lang siya sa tower niya, hindi so, siya makadikit. 3.4k para kay Esmeralda, 2.5k lang kay R7. So lamang si Soto ng 900 na gold. Dahil to sa dalawang turtles, tas in fact na nabubulingan niya itong si R7. Taghirap ngayon sa side ng Indonesia kasi kahit yung gold lane na dapat ay aabante ang Indo, hindi pa rin nila nagawa ng nasolusyonan. And this means na ang Indonesia ay malulugi pag nagkaroon na nga ng mid-game team fights. Dapat kasi talaga nakakapag-push sila ng Popol. Uh-huh. Kaya ka nag-draft ng Popol para makapag-push ka. Actually guys, yung nakikita niyo sa screen na yan, dinedemonstrate lang kung paano umiikot si Akai si Bakshan. At saka kung paano demonstration talaga, lang siya. Parang sasabayan niyo yun kung nandiyan pa sa screen nyo kanina, pwede nyong ibalik. Ganon yung kay Doctor Strange din. Oh. Di ba? Ganon dapat yung movement. Okay guys, it's time
for our breathing exercise. Ay. Once okay. again. Ilagay ang kamay ko, muna dito, ipatong. Kinabahan kayo. Ilagay ang kamay nyo sa table. Oh. Kahit ang lalapagan. One, two, three. Inhale. Ay, sorry. But exhale. Ito naman, wala pa inisali. One, two, three. Wala na. Sorry, inagaw pa namin yung time nyo for the breathing exercise. As we are back again for this match fight. Almost 6-minute game time. Dr. Strange. Multiverse of Madness. Hinga, guys. We can do this all day. Okay? It's okay. It's not okay, a problem. Guys, ilagay ang kamay. Ibagsak sa labag. At sabay tayong magwagayway. Wiper pala rin sa sakya. Si Chantel, hindi ka talaga sinusunod. No? Siya yung nauna pa sa estrada. Maray, tama lang ako. Ay, sabagay. 1, 2, 3. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ako yung sound effects. Colors. Parang may kasamang tubig. Okay. Kailangan huminga, kumuha ng tubig, at make sure na nakasuporta kayo sa Pilipinas. Ngayon, medyo chill pa kami. Kaya kung pag nanalo na ang Pilipinas, kailangan din namin huminga. Tama. Kasi baka lumabas ang bias. Tama. Kailangan natin kalmahan. Kalma. Kalma lang tayo. Mm-hmm. Kalma lang tayo. Ganto na lang tayo. So, kamusta ka naman? Ano ba meron? Special day ba ngayon? Special day ngayon. Alam mo si Rockhart, nanonood din. Yes, of course. Lahat sila. Hindi lang nanonood dito. Feeling ko si Santi, kasi nagmomotor. Actually, gusto ko lang sabihin, congratulations nga din pala sa mga non-esports teams na nakakuha. Yung mga atleta nating Pilipino sa traditional sports na nakakuha ng gold medal sa SEA Games. Maraming pong salamat sa sakripisyo, sa training, all in all. And proud po kami sa inyo lahat. At mas proud kami kay Santi. Proud kami. Dalawang cellphone, may motor. Idol lang niya dati si Shinbu, diba? Tapos ngayon nakakasama na niya. Meron na siyang dalawang cellphone, meron siyang motor, meron siyang mga Jordans. Next time, talaga si Santi. Magugulat tayo, Santi, with a one. But going back to our game, isang mabilis para sa Team Pilipinas. That is the middle lane na kanilang makukuha. Actually, napakabilis ng mga pangyayari. Second tier turret din dito sa may bottom lane, nakuha na rin. At nakikita na hindi sanay yung side ng Indonesia. Parang naglalaro sila ng isang game na parang napipilitan na sila. Pero nakuha ng Indonesia yung Lord. Nakanakaw. Pero naparusahan ng todo si Albert. And maagap ang side ng Pilipinas dito para i-take down iyon at hindi mawala yung kanilang momentum. Very interesting kasi for Indonesia, hindi talaga tayo sanay na naiiwan si Albert in terms of farming. So dito, 6.8k na si Edel Rosario, while for Albert still at 5.3. So for Philippines, the more na tatagal yung laban, of course, mas magiging maganda ang takbo ng kanilang goal dito for this match. But for Indonesia, the only thing that they need to do is as much as possible manalo sa clash and eventually take down all the players of Philippines. Kaso mukhang medyo mahirap yun dahil si Soto, grabe mong brusko dito sa ating bottom lane. Even for them, mahirap na pumasok. Gusto ko lang sabihin dito na Wolf, tama yung sinabi mo, ang ganda ng Masha against 1-1 and Imam ng Xavier. Pero kasi nakalimutan na nila yung laning. Yes. Yung laning hindi nila tinake into consideration. Yung nakita natin dito sa team Indonesia, masyadong conditional yung kanilang composition. Kailangan tama lahat. Yung nga na makikita ni Albert si Delorsan. Kasi wala, hindi nila mapipigilan eh. Wala din mag-iipitan itong si Albert. And additionally, yung pinaka-strike dapat ng Indonesia ay early at mid-game. Yung early, hindi na nila nakuha. Itong mid-game, about to lose na lang ng Indonesia. Come the late game, ang Philippines, mayroon mga masasakit na heroes with Xavier as well as 1-1. Tapos yung ultimate ni Villaluna, all stages of the game, sobrang impactful niyan. At ang kunat na rin ni Soto plus si Del Rosario, mahihirapan talaga ang Indonesia sa late game. Kailangan nilang malupitang execution kung saan nila manalo. Kung maga parang si Albert din kasi dito yung pinaka-clock. At si Albert!
Ay, si Albert na pagtripan na umikot na lang, ladies and gentlemen, at Indonesian cutie, Albert Nicolas, tumba! Ay, dalawa lang uli! Ah, wala. Chill lang, chill lang. R7? Oh, R7. Oh, gusto ni R7. Grabe naman, palong-palo. Sabi niya, eto na, oras ko na to. Makakabawi na ako kasi kanina binuli-buli nila ako. Pero Xavier goes down. Tama yung sinabi dito ni Wolf. But he goes down as well in the process. And Vin, Sans, at CW, uwi muna. Oo, pero ngayon may kita natin kay Philippines simulan nila yung Lord for this game. 6 seconds bago mabuhay si Albert. Pwedeng... Guling Indonesia, CW is here, Vin and Even Sans. Ginamit na yung black shoes. Villaluna, low on life as a team. Philippines will secure this Lord against Indonesia. Although mamamatay nga lang doon si Villaluna, but it is a good trade para sa Pilipinas. Nirush na Team Philippines sa pag-take ng Lord. Hindi pa umabot sa 12 minutes. So 11:57 pa nila hinaampasan. Pag hindi mo kasi na-reset yung Lord na yun, wala pa rin siyang talon kahit pa umabot na 12 minutes. So this Lord, hindi naman siya about talaga sa Team Philippines sa pang-push at pang-end ng game. It's more about taking it away from Indonesia, lalo na kasi may opening sila. In fact, yung pagkapatay dito dun sa Lolita, hindi na masyado nagmamatter yan. Positive trade pa rin to sa Philippines. Getting a Lord, getting 2 kills, at why only giving up 1 death. So, all in all, good stuff para sa Team Philippines. Okay, lang din yung nakikita ko sa kanila. Parang yung Indonesia, they're really playing Philippines' game. And to be honest, yes, makakuha dito sila ng kill once or twice. Pero tignan mo naman yung kailangan nilang ilagay na body count on their end para lang mag-make sense yun. Yes, it was a 2-for-2. Pero kung iisipin mo, ang mas may early game-oriented na lineup dito is yung side ng Indonesia. They cannot afford to give up yung mga Lord ng 12 minutes kasi ito yung mga tools nila to end the game quickly. At kung dumating man tayo sa punto na mag 18 minutes, 15 minutes tayo, tsaka naman papasok yung 1-1 threat, maaaring yung nasasagutin yun at that point. Yep. This point, wala akong maisip na way para pigilan nila yun kasi hindi pwedeng yung ultimate ng high para mag para matanggal yan. Kasi si 1-1, meron siyang needles and flowers, yung second skill na pang-cancel ng CC. And siguro yung pag-change nila ng Angela at Popol, that would be good, tapos may burst ng Lilia. Pero again, mahirap i-lockdown talaga isang 1-1 kasi isang pop lang niya ng second skill niya, makakalayo agad siya dun sa laban at hindi nyo kaya i-change done afterwards. So they don't have the big lockdown, like for example yung Franco na meron Flicker and Bloody Hunt. Wala silang ganong factor. Supposedly, para mapigilan nila yung 1-1, dapat napuruhan nila nung early stages. Kaso hindi nga natin nakita yan. So, in big trouble talaga ngayon ng Indonesia. Oh, tsaka parang ginagawa na rin dito ni Villaluna is, pag nakikita niya si Albert na patalikod yung movement or pabalik doon sa area nila, kinakas niya na agad yung kanyang Numen Blast para ma-force din agad yung... I believe this is the only... crowd control for Indonesia na pwedeng panggulat, which is the heavy spin. Pag nagamit na kasi agad yun ni Albert, para mahirap na agad dito for Indonesia na pumasok basta-basta, which is a very, very good thing talaga for Philippines. Ito yung nabanggit ni Butters earlier during the draft na since kinokontra nga ng Indonesia yung mga usual heroes or yung pinaka naging draft nila is patterned to counter out Villaluna and the rest of Team Cibol, naging mahirap na mismo para sa kanila yung naging adjustment nila. Parang sila'y nagahabol na ito yung binigay sa kanila na sila'y nagbigay ng deadline pero sila mismo hindi makamit dun sa deadline na sinet nila for them. Tama. Completely agree with that analogy kasi ganun na ganun yung na-feel natin for side of Indonesia. Sobrang risky na nila pinick. The first 3 picks ng Indonesia were actually good. Akai, Angela, tas Popol. Then yung Lilia, you will understand why. So, napaisip talaga ako mas maganda yata Diroth kunin ang side ng Team Indonesia kung sakali doon sa last pick nila. Kasi at least panalo yun sa lane ng Esmeralda. Meron silang early game, meron silang parang problem solving technique kapag at least doon sa early option pala. Problem solving option sa early stages kesa na itong Masha. Ito na yung Lord kanina na nakuha ng Team Philippines as Indonesia will try to defend this. So, nakikita rin natin dito for Indonesia, actually pinaka magiging burst damage nila will be the Lilia. Pero ang sakit na agad ni Imam, the savior of Team Philippines. Pwede na rin siyang maging a savior talaga. Dahil napupush back niya yung mga players dito ng Team Indonesia. The discipline is here for the Philippines as another dawning light has been used. Gusto lang kuhanin yung Torre sa may mid the lane. All eyes on the prize.
Laban niya rin lahat. Gonzalez takes down the turret. At kahit ma-stun pa ni Koopa dito si Gonzalez, wala ding makalapit dahil todo yung frontline mechanic or yung frontline dito na binibigay ni Villaluna at ni Del Rosario. I always feel na parang, I think sobrang evident din sa tournament natin sa Southeast Asian Games na nag-struggle yung Akai kapag merong savior. Kasi kahit tumalon siya with a heavy spin, tumalon siya dun sa body slam, tapos heavy spin, kitang-kita na madali siya ma-stun at ma-cancel with the combo mula dun sa savior dun sa first skill and second skill. Nakita ulit natin yun. Maganda na yung timing ni Albert, yung kanyang pagpwesto even is good. Kasi pag nag-heavy spin siya, mapapapunta yun sa mga teammates niya yung kalaban. But because of that stun, yung mini stun na nakita natin mula sa saver, tas yung slows, hindi rin niya nagamit yung kanyang heavy spin to their advantage. So, I believe, baka yung Indonesia dito, kailangan matuto na hindi maganda mag-akay kapag may available pang savior. Oh, pero sa kanila matutunan if ever pagkatapos na nung nitong ito sa championship. Parang ibigay lang na ibigay. Tama. Kaya Aji, kumbaga yung, or kay Imam yung savior. Pero yeah, that is a nice analysis na sinabi ni Wolf. And isa din yung sa mga nagiging reason kung bakit hindi nagiging effective talaga yung gustong gawin ng... Indonesia. And even for Imam, hindi siya masyadong natatakot na magbitaw na skill or malaman ng Indonesia kung saan siya pupuesto dahil meron siyang sariling pampigil against the lineup of Indonesia. This is another Lord for the team Philippines na pwede lang kuhanin, although nakaredy rin dito ang Indonesia for the contest. Albert is there for the vision. Same with the other players of Team Indonesia. At ang Masha or R7 ay hahabol na rin anytime. Wag lang na matarget dito si Imam. It would be difficult for them. Grabe yung disiplina, no? Grabe yung mind games na nangyari. It was a push and pull play for our teams. Ihinanap lang nila yung mga players kung saan talaga nakapwesto. Yeah. Game deciding to para sa akin yung Lord. Yung nakatayo dyan. If ever makuha yun ng Indonesia, they have the capability to end this. If ever Philippines naman, they will have more time to prolong papunta doon sa late game keys to victory nila. More than anything else, kailangan i-keep ng Indonesia yung kanilang Popol and Koopa. Kung sakaling gusto nga nilang gamitin yung Lord for game ending purposes, that's the only hero na kaya talagang tumapos. Hindi magiging enough yung Lord lang. Tingnan mo naman yung pwesto ni Gonzalez at ni Villaluna. Kaso, with this Masha, on one advantage is the vision. Kasi pwede kang mag-face check gamit ang Masha. Especially if you have all of the items that you need. Meron na siyang helmet kung nagkakamali, Sky Guardian helmet. As well as the Twilight armor. Grabe yung ray gun dito ni Imam. At saka, ang ganda lang information ni Villaluna, by the way, and Gonzalez. Kasi madali para dito sa 1-1 na pumasok na lang anytime. Kasi alam niya na meron siyang added defense. Ito na yung Lord natin kalahati. Pwedeng nang bebait na naman ang Team Pilipinas para lumapit dito ang Indonesia for the contest. Del Rosario, isusustain niya lang dito yung damage na yon as there will be another reset. Mind Games is real para sa ating dalawang koponan. Imagine 17 minutes, pero 6-3 pa lang yung ating kill score for this game. And even for Philippines, hindi nila masyadong pinipilit na kumuha against Indonesia kahit sila yung lamang. Alam mo, ang napapansin ko dito for the side of the Philippines, they have all the time in the world para i-bait ng i-bait tong Lord na to. Bakit? Nandoon sa kanila si Xavier. Yeah. And kailangan na makatama na makatama ni Xavier ng kanyang mga ultimate para unti-unting mapauwi dito yung side ng Indonesia. Kapag wala silang proper region items, mapipilitin sila umuwi. Ibig sabihin yung numbers game, mapupunta sa Pilipinas. Pero mayroong heavy spin na nagawa kay Soto. Ang dami ng pumalo pero parang hindi pa rin nabawasan. Del Rosario umiikot and hindi nila ipipilit yung issue. And Soto, this is a bad thing for the side of Indonesia. Yes. Inipit na nila, pero parang hindi nila nabawasan. And tignan mo, puno na naman yung buhay. Oh, puno na naman yung buhay. Pero nga lang, mukhang makakaroon dito ng ultimate si Gonzalez for Team Philippines. Oy, lumipat! Patay dito si R7. -1 for Indonesia. This might be a Lord para sa side ng Philippines. Pero pwede na nakuhanin yan. Walang basta-basta kung biglang tatalon na possible against Imam. Pero pipilitin nila na kumuha. Pero nga lang, pinili na pumasok Soto with Falling Star Moon. Soto, ladies and gentlemen, zoning out everybody. Heavy spin ulit.
tutumba na siya ba? This time, hindi pa rin. Lord goes to the side of the Philippines. Objective Gaming is Philippines territory. Indonesia, severe lack of damage ang nakita natin mula sa kanila. Inipit nila doon si Soto, hindi nila nagawa ng paraan. Wala silang damage. Wala si Sans noong time ngayon. As well as si CW, wala pa siya no HP-based or anti-sustain na damage. And clearly, kulang yan sa side ng Indonesia. Now, yung Philippines, nakita nila si R7 na nag-revision for Indonesia. Hindi na sila nagdalawang isip na change na nila. And they can surely take that down kasi meron sila nung crossbow of dang. And it's now gonna be difficult para sa Indonesia na mag-defend. Napakahirap na mag-defensa. Nasira yung Torres sa may middle lane. Pero yung Albert dito ay pwede makuha at mapatay na Team Philippines as he will dash away. Gonzalez low on life. Ginamit na dito ang needle speed. Pero nga lang, sasaluhin ni Rosario and even for Soto. The sustain is there. R7. Meron pang hard guard from Angela. Pero may pilitan sila na mag-back away as Indonesia will try to defend and extend this game again. Pero Pilipinas, andun pa rin ang disiplina. Nakita niyo yung binili dito ni Gonzalez, yung mm-hmm. Ask Loss. Ginamit niya yan. Kasi napapansin niya, merong chance na ma-burst siya. Mm-hmm. Although hindi siya na-takedown, pero alarming na kasi pataas ng pataas yung damage output yung side ng Indonesia. So, might as well take the Ask Loss para pag pumunta ka man doon sa HP bar na napakababa, mm-hmm. you have the opportunity para makapag-lifesteal as long as nakakagalaw ka. Nag-ano na siya dito, nag-buy and sell na. So, kung papansin niyo, nag-Wind of Nature. Pag napapon na yung Wind of Nature, benta mo na, hindi mo na kailangan, balik ka sa Haskloss. Kasi mura lang din naman yung Haskloss. At syempre, bilang late game na, halos hindi ka na nababawasan ng gold. As long as na-juggle mo yung dalawang items na yun, you're good. Another strength of the 1-1, kaya sobrang last sa meta game ngayon, hindi niya kailangan ng boots. As you saw, hindi nakasuot ng boots ngayon si Gonzalez. Naka-immortality siya kung hindi ako nagkakamali. Hindi niya kailangan ng boost kasi mayroon ang Tiger Face. Oh, tsaka lagi lang din siyang dinidikitan dito ni Villaluna. So parang additional strength na anytime kapag may nangyaring kakaiba, may naka-ready para protektahan siya. And kanina nakita natin yan, even for this player, to think na wala na talaga siyang buhay, parang shield na lang from Madalolita yung nakuha niya, ay hindi pa rin siya talaga umalis dahil anytime magkakaroon ng teamfight. Pero Albert, yan ang umalit. Grabe yung damage output ng side ng Pilipinas. Tank jungle yan yung buhay. Dumating sa 1/4 and that is alarming for the side of Indonesia. Gusto mo lang naman mag-check brush. Pero ang problema, may surprise birthday party na hinanda ang Pilipinas para sa kanya. Oo, tapos parang na-shy na lang siya, umalis muna siya doon. Oo, hindi niya kinaya. Hindi niya kinaya yung surprise na bit-bit dito ng Pilipinas, but I'm really surprised dahil grabe yung attention na ibinibigay ngayon ng Pilipinas against their enemy team. And for this, another Lord Dance, possibly para sa ating dalawang koponan. Kanina nakita natin yung control for Team Philippines, even yung continuous dawning light for Imam. And I feel like for Indonesia, ang pinakakailangan nila dito if they wanna win this game is to really win this Lord fight. If not, pwede na silang derochahin dahil si Runner na inhibitor turret nila on the middle lane. But the composure is there. Pilipinas ang lamang ngayon. Indonesia. Alam mo, gusto ko sila payuhan kaso Pilipinas ako eh. Hindi naman nila, ano mo payuhan? Hindi naman nila sabihin. Okay, ganito kasi yan. Uy, grabe na. Kapag ganito, game 2 na. Oo. Para hindi tama yun eh. Ini-stress yung sarili niya. Tapos pagka game 2, ganyan pa rin, game 3 nyo na. Game 3 na. Tapos pag nawala na, next SEA Games na. Pero di ba, sabi nga nung pag-predict natin matters, kahit 3-0 to, close pa rin. Close pa rin. Pero si Soto, close pa rin sa hindi pagkakamatay. Sprint ay, CW! Nakakapitan na din ako sa akin, pero grabe din yung damage output na meron dito yung side ng Indonesia. Rosario, he goes down, pero the damage has been done! Si Albert ay tumalun pa ng jumping jacks pa! R7, CW, anong magagawa niyo dito? Gonzalez, gigil. Gusto kong kumitin! At nandito na si CW, sinusubukan mag-defend. And tower lock, crypto, Inhale. Exhale. Inhale.
exhale. So ayan, kalmado na naman ang buong Pilipinas. At si Soto, buhay na si Del Rosario. Buhay na si Del Rosario. Si Albert ay buhay na rin. Pero ang problema, si Gonzales, si Imam at si Villaluna, matagal-tagal pa maatayin. Mag-ano to? Ay, inarush ba ng Indo? Pwede, pwede rush ng Indo to. Kaso nandito si Del Rosario. Kaso wala si CW, yung problema. Kaso dapat din ipamatay din si Soto and even na Del Rosario. Kasi if ever, makuha pa ng Lord dito ng Indonesia, mahirapan sila dumipensa. So more on zone-zone lang yung gagawin nila. Pero buhay na ang mga players sa Pilipinas. Takbo na sa may Lord. Hindi, hindi, hindi. Hindi tutuloy ng Indonesia. Donny Light, walang takawan. Okay. So yun yung naging problema pre ng side ng Indonesia. Si R7 yung physical nila, physical attack nila, pero hindi siya nag-focus doon sa physical attack aspect ng isang Masha. Si CW pa rin yung kailangan nila. It was a good thing for the side of Indonesia na na-takedown nila. Ay, Philippines pala, na na-takedown nila si CW. Okay, so kung babalikan natin yung nangyari clash na yun, wala kasing damage items si Lolita at si Esmeralda. At understandably so. Kasi nga naman, ang role nila dito ay mag-tank. So ang damage lang talaga ng Philippines sa pag-take ng base is si 1-1. At alam natin kasi si 1-1, traditionally speaking, hindi siya ganun kalakas sa marks. Basta pag-take ng base! Ibang! 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 Oh my God! Wait lang! Lipad! Lipad na to! Lilipad! Lipad mo! Lipad! Lipad! Let's go! Sama mo pa rin sa... Sibin! Pwede, oh, pwede pa yan, pwede pa yan, oh. Oh. Kala ko, oh, MLBB lang to, may track and field pala to. Grabe yung ginawa ni Imam, tsaka ni R7. Oh, grabe si R7 dun. Hoy, ano ginagawa mo dyan? Parang ganun yung itsura ni R7. Okay yung mga galaw ng track and field dito. Kahit anong sport, pwede dito. Ayoko lang. Iba lang emosyon na nandito. Inom lang muna si R7. Tamang inom ka muna, idol. Totoo pala yung pwede mag-ML na 100. Sabi ni R7, iinom muna ako dito, guys. 40 seconds pa eh. Sakit na rin ng leg. Right now, Indonesia, meron na sila mga items. This is 26-minute game time. Pagandahan na lang kumaga ng set. Pagandahan na lang ng targeting ng player. And for Indonesia, ang gusto lang kuhanin all of the time is Imam. Mm-hmm. At meron na namang Lord Dance na nagaganap. At bait in, bait out. Ganun yung ginagawa nila. Breathing exercise muna. At guys, pwede nang uminom ngayon si R7 ng matiwasay. Nagunat si Soto. Sa mundo ng esports, ito yung mga tipong ano yan. Di ba lagi nilang sinasabi, kung maglaro to, kala mo may puste, no? Ganun na yung ganun na ngayon. Ganun na maglaro mga si Sorn. Si Sorn. Parang nakataya lahat, no? Nakapuste. Pero dun sa nangyaring yun kay R7, siya ngayon ang play for me. Tama. Dinerecho, no? Dumaan na. Diretso lang kay Imam. But that was good. Yun yung, di ba, nung sinabi natin sa draft, ito yung trabaho talaga na yung Masha. Hanapin yun. Pag late game, pag super duper late game, ganyan mga situations, 20 minutes and up, kahit nga 18 minutes up, pag na item lock mo na yung Masha, kaya mo talagang araruhin yung isang savior. Wala siya masyadong depensa sa sarili, even na after sprints and all that jazz. Kaso nga lang, madaling mag-punish. Yung 1-1 kasi, ang gagawin lang niya, habang nangahabol si Masha, gagamitin lang niya nung Tiger Pig, nung stack, nung 1-1 with the ultimate. So, iikutan lang niya yun. Eventually, kapag isa na lang life bar, gamit ang ultimate, easy punish. And that's exactly what we saw. Gusto ko talagang balikan kung sana may instant replay nung nangyaring depensa. Depensa ng Indonesia. Mm-hmm. Na-takedown yung minions and si Gonzales naging proper target din ni R7. Uh-huh. If I'm not mistaken. And ganito na nga yung talagang estado ng laro natin na meron lang silang isang physical damage dealer. Mm-hmm. At para makapag-push sila, kailangan nila si it's either si Gonzales or si CW. Mm-hmm. And even in taking objectives, mas kailangan nila yon. Sabihin na lang natin na nakakalamang in taking the Lord, dito yung back siya na mag-isa siya. Mm-hmm. Because of the shield unity. Kasi sobrang swama pull doon. Mm-hmm. Pero kasi kung iisipin mo naman, kailangan mo pa rin yung physical damage aspect para bumilis ang pag-take nyo. Yeah. We all need that. At nagsascale kasi yung Lord. Ah, yeah. So, pakunat din siya ng pakunat. At kailangan ding irespeto na yung potential na damage output ng Lord. Pero syempre, ang kagandahan sa Team Philippines is kabisado nila itong mga Lord Dance na to. Oo. Mm-hmm. Dito tayo nakakita ng mga amazing plays na biglaan. May pupunta na may ibang player pang bait against the enemy team. Tapos yung pala pinakagusto lang gawin is ito, for a fast ayun, Lord. Si Edward. Si Edward, but if. Edward, but if. Oo. Yun din yung gusto ko sabihin kanina, pero may resemblance na first. Edward sa anti-connection. Oo.
Baka mamaya natutulog pa si Santi or kunasan man si Santi. Nagmumotor nga, nagmumotor. Sala mo, nag-tweet, sabi si kanina, gumising ng maaga para sa Pinas at sa MLBBC. Gumanon. Oh. Kaso walang reaction ngayon, mukha natulog ulit. Mukha natulog ulit. Si Lodi. Si Idolets nakatulog ulit. But right now, I believe for Indonesia, parang sila yung lamang ngayon in terms of targeting. Kasi meron, kumbaga nakita na ni, kanina kasi hindi malapitan ni R7 si Imam. Pero ngayon talagang pilit na. Although magiging kapalit dito for Philippines, or magiging trade sa kanila ng Philippines is, makuha nila si R7 and even Bin. So ano na lang talaga to? Kumbaga baka nga mangyari sa game na to, split na lang eh. Pagalingan na lang mag-split push, kumbaga eh. Pangahirap yun. Tingin ko ano talaga, yung split push para sa Philippines, mahirap siya kasi meron Angela. Yung Angela pwede lang mag-passive dun sa base. Clear lang niya yung parating na minions. And that's also true with Masha. Si Masha kasi talagang pang-marathon yan eh. So kaya pumunta from one part of the map to the other. Para siya yung Benedetta pero naglalakad. Parang ganun, isang Masha. So split push, surely, importante yan bago yung Lord takes. Pero mas importante talaga yung focus natin ngayon, yung Lord dance. Anyone who can take the Lord, this next Lord most particularly, can end the game. Oo nga eh. Kumbaga yung damage nito, sobra-sobra na. Pero bago lahat sa mga viewers natin dyan, again, we have our technical bosses to make sure na rin na ang mga players natin makakapaglaro in the best possible way. Yes. So for this one, importante din kasi talaga ang momentum na madadala if you win the first game in a best of 5 series. Napaka-importante nitong Lord na to para sa ating dalawang teams. For Indonesia, if they win the score, pwede sila makadiretso since they have the Popoling Kupa. With the Philippines, pag sila din na nakakuha nito, this could be it for them and they can win game number one. Nag-rapid boot si R7 dito. Oo nga, sabi niya, kung runner talaga. Kung gusto nyo ng track and field at MLBB into one, say no more, Pam. I got you covered. The fan run, run meta. My sprint, may yung press skill niya, nababilis ang movement speed, may rapid boots. Lahat na yun. Bumili na ata din siya ng ano eh. Bili ka na ng Wind Talker. Nahiyakap eh. Lahat na lang ng Papa MS. Kunin mo na. Oo. Kinocompute niya siguro kapag ito kayong binili kong item, ilang yung madadagdag sa aking speed. Kaso mag-iingat siya. Baka mamaya pag natakbo siya ng onti dyan, diretso game to. Tsaka baka baka matilapid din. Di ba pag sobrang bilis ang tawag mo, minsan nakakatilapid din. Pero ito na yung Lord namin sinisulahan ng Team Philippines. Albert and Sanz is here for the vision. Other players of Indonesia are trying to clear the minion wave. Nakabang yata, by the way, si CW. Tingnan nyo yun. Yung Philippines, nag-check sila ng mga bush guard. Pero si R7, ayun na. Ayun yung trabaho niya talaga ito eh. Panrun meta. Huli ka! Okay. Gumulong blast. Hurricane dance. Ginamit. Ay, heavy spin rather. Uy, si Gonzales. Walang kakampi. Pop-up. Surprise. Winter Dungeon. Pero Albert goes down. Sans. At yung iba tumatakbo na. Wala nang black shoes dito. Ang meron na lang, mom shoes. Meron tayong mom shoes ngayon, Lord. Sinusan ng Philippines. Walang retribution, by the way, para dito sa side ng Indonesia. Si Mang Innocence nga lang daw ay nandito. Sakto, medyo pa-lunchtime na rin. Pero tira natin kung mabursa na to as Lord or as Philippines will try again. Grabe! Against Finn! My goodness, pero si R7 ayaw tantanan si Imam. Grabe naman. R7, Soto, niyakap na. Ang yakap ni Soto. At habang nangyayari yung lahat, ang miyembro dito ng Pilipinas, tinitake down yung Lord. Will this be enough? Pero nakuha ni Sanz! Nagalit na lumalaban and R7, tumba! Walang ibang tao kahit kumatok ka dun sa base ng Indonesia, walang sasagot sa'yo! Kasi tumba sila lahat! Albert, 15 seconds bago mabuhay at hindi na ata makikita ng Lord yung araw dahil bago pa siya lumabas, tapos na ang game number one! Woo! Ang daming balid na nakita natin mula sa Indonesia doon sa laban na yan. Una, nung time na si R7 with D'Angela nag-commit na doon sa Xavier,
hindi nila nakuha yung kill. So, ibig sabihin yung fleeting time, hindi nag-kick off. Ang daming na-waste agad ng side ng Indonesia. And then eventually, yung sinasabi natin sa Philippines, sinake talaga lahat nila nung bush. Kung papansin rin, si Del Rosario lang yung humawak dun sa Lord. Tapos, yung three-man squad ni Villaluna, ni Imam, and ni Gonzalez, nag-check na mga bush magkakasama. Parang mini-ube yung ginagawa nila doon habang naghahanap ng mga targets. In due fairness, doon kay R7, nakahanap siya ng opening doon sa may backlines, kaso hindi pa rin nila kaya pumatay. Ang problema dito sa side ng Indonesia, after that mistake, dinagdagan pa nila. So, compounding mistakes na nakita natin mula sa Indonesia. Ginoon ni Albert, naipit niya, nahuli niya yung dalawa, wala siyang follow-up. Nabilitan siyang gumamit ng kanyang winter truncheon. Eventually, napatay pa rin siya. Tapos, dun sa dulo, pinilit ng Indonesia na mag-steal ng Lord. At kahit nag-steal sila ng Lord, wala naman silang pang-clear dahil napatay din. Yung flicker ni Villa, yung nakita nyo yun, bandang dun sa yung new bush, yung pinakabagong bush. Baby bush. Yung baby bush. So, diba? Dun, katabi ng L bush. Mm-hmm. Nag-flicker siya para dun sa stun ni Lolita para din mahuli agad yung Angela. Yun na yata yung Angela kasi napilitan eh. Kasi di ba, kagamit lang yun ang ulti niya. Pagkababa niya, nandun na siya sa laban, sa kinalaban. Kasi doon siya dinala ni R7. So, ano gusto niyo gawin ko? Umuwi. Hindi naman siya pwede umuwi. Wala siyang ulti. So, huling-huli siya nila Villaluna. At okay. Yun na, dire-diretso na yung pagkakamali ng Indonesia. Ginagawa ni R7 yung trabaho niya. Pero para sa akin, dahil doon sa pagiging aggressive niya, napilitan yung mga ibang members ng team niya first para isan ba siya. Oo. So parang nagamit yung heavy spin, hindi pala sila ganun kahanda. Mm. Kasi sa totoo lang, ang ganda ng ipit na ginawa ni Albert. Oo. Yun yung ginawa niyang tama yung laro nito. Tapos, si Indonesian Cutie. Kaso ang layo kasi ni Indonesia, ang layo ng mga teammates, si Indonesian Cutie. Hindi na kasabay sa step. Gumagano na si Indonesian Cutie. hindi sumabay sa step. Oo, yung mga nasa likod niya, hindi sumabay. Yung mga nasa sa bayo, walang pake. Iba yung beat. Hindi nabigyan ng beat. So, sabi ni R7 dito, guys, sorry akin. Honestly, madaling i-blame din talaga si R7 doon saan. Pero at daming times na nailigtas niya yung teammates. Pero yes. Sa totoo lang, kasi trabaho niya yun eh. Although pwede mo siyang i-blame, I don't think na kasisisisi yun eh. Kasi ginagawa mo lang yung trabaho mo and yun naman talaga yung ginagawa niya for the longest time. Tsaka naka-out siya. Nakataas sila eh. Dapat reset na yun. Eh si Albert Nicolas, masyadong Asian beauty. Pagbigyan na natin yan. Pagbigyan na natin si Albert Nicolas. Pero ano ba talaga nangyari, Wolf, dun sa game na yun? 29 minutes na nagsimula tayo ng 10 a.m. Ito na yung longest 29 minutes ng mga buhay niyo, mga kaibigan. But it doesn't matter. Because we saw na ang Team Philippines ay nakapag-clutch ulit. Lagi natin sinasabi na ang kanilang traits, ay kapag magaling sila mag-take ng Lord Dances, kung paano nila pinapasayaw yung kalaban nila sa mga Lord Dances, sila yung nagdidikta, kumbaga sila yung choreographer. And that's the reason kung bakit sila nanalo sa game na to. But before we talk about that, let's talk about Mr. Gonzalez here. Ang 88% kill participation niya. Kung papansin rin, hindi rin ito yung talagang items na nakuha niya. Itong Windtalker, binili niya ito after nung nagpupush na sila doon sa base ng kalaban nila, which was Indonesia. Malefic Roar picked up as well to end the game. Pero before that, meron siyang Has Claws, meron siyang Immortality, I believe mayroon siyang corrosion set at syempre Wind of Nature. So madami na siyang nabili at napagpapalit-palit dahil sa sobrang taas ng farm niya. Big thanks doon sa pag-babysit ni Villaluna doon sa linya. Ang gandang adjustment noon mula sa side ng Philippines kasi kung 1-1 versus Popol and Kupa na may Angela, that matchup will not favor Team Philippines. Kahit nga sabihin natin yung Popol and Kupa versus 1-1 lang, baka mahirapan pa doon si Gonzalez. Lalong-lalo na sa idea na ang Popol and Kupa ay malakas mag-push sa early stages. Malakas siyang kumuha din na outer turret energy shields. That didn't happen dahil kay Gonzalez at kapatid na rin kay Villaluna. That means na pag-uusapan natin ang breaks of the game. For me, ang naging importanteng factor dito is number one, yung laning stage at early stage na pumabor sa Philippines. Sinabi natin na Indonesia yung draft nila pang early to mid, pero hindi nangyari yon kasi na-clutch ng Philippines yung dalawang turtles, pati na rin yung lanes nila. Eventually, makakuha ng 4 kills ang Team Philippines at that will evolve into massive gold lead for Indonesia. Makakuha nga lang dito si Albert, pero hindi pa sila makakuha ng kills. Nakuha nila yung steal sa objective, pero yung total objective control nasa side niya ng Philippines. So again, breaks of the game, first is yung laning stage and early. Second important factor here is yung draft.
kitang-kita natin na may severe lack of damage coming out from Indonesia. Kung hindi sila nakaka-pick off at yung hindi sila nakagawa ng punish plays, hindi sila makakuha ng kills. Kung head-on collision, mas madaling i-execute yung composition ng Team Philippines. And I don't think that we need to explain that further kasi kitang-kita naman natin sa game. Kita natin na nahihirapan ng Indonesia all throughout. At all throughout this game, alam natin na ang Philippines ang nakakalamang when it comes to the overall team composition. Now, let's talk about yung mga win conditions ng mga teams. Para sa Philippines, all phases of the game ay meron silang win condition, meron silang way to win. Particularly sa late game kung saan yung kanilang savior at 1-1 ay mataas ang impact laban sa mga members ng Indonesia. And you will really have to commend yung control ng Philippines dito sa mga Lord fights. Sobrang galing nila ang mag-control ng Lord, pati ng mga Turtles. We saw that in this third Lord fight. At if, with all due fairness nga lang sa Indonesia, ang galing nila mag-defend. Mm-hmm. Nakiklear nila yung waves. Makikita natin dito na kahit tuloy-tuloy yung advance ng Team Philippines, hindi pa rin sila nababasagan. Kaso nga lang, mangyayari na lalamang pa rin ang Team Philippines. Siguro sa team composition na lang din, Lilia, tapos meron kang Angela, parang ang dami talagang pang wave clear on their end. Mm-hmm. Pero kasi ang completely lacking sila doon is yung fighting capability, yes. Yung team fights eh. Kasi makikita mo, makakuha sila ng isang kill, yes. Pero kung hindi pa nagpilit doon yung side ng Philippines, mm-hmm. doon sa una nilang pagbasang correct. Nung base, hindi patataas yung kill score dito ng side ng Indonesia dahil talagang ano eh, kumbaga, tinalo na nung Philippines yung sarili nila nung team fight na yun kasi nanggigil sila na hindi nila na-take down yung base. Yep. Feeling ko din, during this match, parang grasping for breath lagi si Sans kasi kailangan niyang habulin kung nasan yung mga kakampi niya. Kasi parang yung nagiging setup nila lagi is nagiging sobrang layo ng distansya sa kanya. Tapos kailangan niya pang i-take note na anytime pwedeng may manggaling na damage from Imam. Kumaga, ang perfect description for that is yung kanilang naging movement wasn't really synchronized as how they play talaga as a team. So for Indonesia dito, may mga moments na parang kailangan na lang talaga nilang patayin si Imam pero hindi nila alam. May bigger picture pa for Philippines na mas magiging maganda yung trade for them. And one good example, R7, yes, tinatarget niya si Imam, pero ang nangyayari kasi nabibitbit niya yung kanilang tank or yung kanilang Angela sa napakalalim na pwesto sa mapa. Yeah, 23-10 kasi magkaroon ng mga minions. And so, umabal din. Nausog yung mga minions ng Team Philippines. Therefore, yung damage output nila dahil tinatake din ito kasi Esmeralda tsaka Lolita eh. Alam naman natin na hindi talaga kamabawas. So, pansin ninyo na nag-spawn noong 23-10 yung mga minions. Nausog yung minions ng Philippines tapos na-clear din eventually. Ayun. Ano yung mga targeting moments ni R7? Yun yung trade actually na binabanggit natin for Gonzales. Ang kailangan na lang talaga niyang gawin is antayin niya mawala yung HP. So, ayan. Pwede na mag-out eh. Out na dito si R7. Oh, yun, no? Kaso si Albert parang, ha? Laban pa rin. Si R7 bumalik din. Mm-hmm. Oh. Tingnan mo si Villaluna. Binax out niya yung dalawang damage dealers din ng Indonesia. Bukod sa late na yung damage dealer, naharangan pa ni Villaluna. So in fairness kay sa Indonesia, makukuha nila dito yung Lord, di ba? Parang solid kasi mababawasan pa rin sila ng mga heroes. That means na hindi pa rin nila makuha. Soto, keeping an eye on CW, making sure na kaya niya talagang batayan yun at may dawning light to end them as well. Ang ganda ng zone din pala talaga ni Soto on that moment. Yeah. Kaya naging madali para kay Imam na matarget kung saan niya ilalapag yung kanyang dawning light. So it's all part of a plan for Team Philippines. Yes, nagawin sila ng Lord, pero TikTok timers again, it was 29 minutes dun sa laban na yon. So, it is a nice, again, team comms na umangat dun sa laban na yon. Tama yung sinabi, Chantel, kanina. Indonesia has to see the bigger picture. Mm-hmm. At para makita yung bigger picture,